Marshall Peak, Kabanata 2721. Mayabang sa una, masunurin pagkatapos. Sinabi ni Yang Kai kay Zhu Qing noon na ang batang ito ay isang disipulo ng Medicine Pill Valley, isang disipulo ng One Era's Pill Great Emperors. Ngayong sinampal niya siya, tiyak na magdadala ito ng kaguluhan sa High Heaven Palace, at maaaring magalit pa si Yang Kai sa kanya. Kung nangyari yon, hindi niya matatapos ang kanyang gawain. Nakaramdam ng pagkabalisa si Zhu Qing sa kanyang puso, ngunit hindi niya talaga kayang tiisin ang sitwasyon ngayon. Muntik na akong masampal ng babaeng ito, hindi mo ba nakikita? Histeryosong sigaw ng bata, punong-puno ng pighati at galit ang mukha, na parabang dinanas niya ang matinding hinaing. Hindi ko talaga makita, tumingin sa kanya si Yang Kai nang may pagtataka at sinabing, halika rito at tingnan ko kung saan kanya sinaktan. Tumalo ng bata ng tatlong talampakan ang taas at sumugod sa harap ni Yang Kai, inilapit ang kanyang mukha at sinabing, ang mukha ko, sinampal niya talaga ang mukha ko. Tingnan mo kung ano ang ginawa niya, kung hindi mo ako bibigyan ng kasiya siya, paliwanag, hinding-hindi ko pababayaan ang bagay na ito. Seryosong tiningnan ni Yang Kai ang mga sugat sa kanyang mukha, bahagyang tumango, at biglang itinaas ang kanyang kamay at sinampal ang kabilang bahagi ng mukha ng batang lalaki na hindi nasaktan. Pa! Sa isang malutong na tunog, ang bata ay bumagsak sa hangin, pamitik ng higit sa isang dosenang beses bago bumagsak ng husto sa lupa. Sa kalagitnaan ng hangin, isang bibig ng ngipin ang lumipad, at halos kalahati sa kanila ay nalaglag. Pagkatapos ng mabigat na paglapag, lumitaw ang mga bituin sa harap ng kanyang mga mata, at natulala siya roon, hindi nakabawi ng mahabang panahon. Nagulat ang mga babae, at nanlaki ang mga mata. Palace Master, ikaw! Si Hua Qingxi ay natakot. Kung sinampal ni Zhu Qing ang batang ito, masasabing ang batang ito ay nagdala ng kahihiyan sa kanyang sarili, ngunit dahil sinampal din siya ng Palace Master ng High Heaven Palace na si Yang Kai, kung gayon ang sitwasyon ay seryoso na hanggang sa puntong hindi na makabalik. Kinakatawan ngayon ni Yang Kai ang High Heaven Palace. Bawat galaw niya ay may malaking kahalagahan. Sa sampal na ito, hindi ba't ang ibig sabihin ay ibinuhos na niya ang lahat ng pagkukunwari ng kabaitan sa Medicine Pill Valley? Ang iniisip pa lang niya ay nakaramdam na siya ng takot. Bilang chief manager ng High Heaven Palace, biglang naramdaman ni Hua Qingxi. Pagod na pagod, gayunpaman, mabilis siyang gumaan. Nang makita niyang pinalipad ang kabataang tinawag na Li Zuan, ang kanyang puso ay napuno ng walang hanggan na kagalakan. Masyadong nakakainis ang batang ito. Sa susunod na makatagpo ka ng ganito, huwag kang magpigil. Napatingin si Yang Kai kay Zhu Qing. Tulala na tumango si Zhu Qing. Isa siyang Dragon Lady. Ang kanyang malupit na lakas ay halos hindi mapigilan. Dati, halos dumanas ng malaking pagkawala si Yang Kai dahil sa kanya. Kung hindi niya napigilan ang sarili, ang sampal na iyon ay sapat na para patayin si Li Zuan ng higit sa 10 beses. Dahil sa naunang babala ni Yang Kai kaya nagpigil siya at bahagyang pinarusahan siya. Kung hindi, hindi sana nabuhay si Li Zuan. Ikaw! Ang lakas ng loob mo! Sa wakas ay nanambalik si Li Zuan at itinuro ang nanginginig na daliri kay Yang Kai. Sa sandaling magsalita siya, ang kanyang mga salita ay hindi malinaw. Maglakas loob ka bang saktan ako? E paano kung saktan kita? Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay, at agad na gumapang si Li Zuan sa lupa, hawak ang kanyang ulo gamit ang dalawang kamay habang siya ay sumisigaw sa alarma. Matapos maghintay ng mahabang panahon at makitang walang nangyayari, lihim na sinulyapan ni Li Zuan si Yang Kai. Napagtanto niya na siya ay nilalaro. Agad na namula ang kanyang mukha, at galit na sumigaw. Isa akong alagad ng Medicine Pill Valley. Naglakas loob kang saktan ako. Patay kayong lahat, hindi mo ba naaalala ang sakit? Naging mabangis ang ekspresyon ni Yang Kai habang naglalakad siya pasulong, itinaas si Li Zuan, at itinaas siya sa harapan niya. Buong lakas si Li Zuan, ngunit sa kanyang lakas, paano siya makakatakas mula sa pagkakahawak ni Yang Kai? Napasigaw siya sa takot. Ikaw! Anong ginagawa mo? Tuturuan kita ng leksyon. Malamig na ngumuso si Yang Kai at inabot siya para sampilan siya. Papapapapa. Kahit na hindi ginamit ni Yang Kai ang kanyang Emperor's Chi, ang lakas ni Li Zuan ay sadyang napakahusay. Gayunpaman, ang lakas lamang ay sapat na upang maramdaman ni Li Zuan na siya ay nasa bingit ng kamatayan. Makalipas ang ilang sampal, umiiyak na siya ng mapait at walang katapusan. Napakabata mo pa, hindi ka pa natututo ng magagandang bagay. Sumulyap sa kanya si Yang Kai at itinaas ang kanyang kamay sa harap ng mukha ni Li Zuan, tinitigan siya ng masama. Marunong ka na bang magsalita ng maayos ngayon? Oo. 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 Paulit-ulit na tumango si Li Zuan. Pakiramdam niya ay hindi na niya maramdaman ang kanyang mga pisngi, at mula sa gilid ng kanyang mga mata,
Kitang-kita niya na namamaga ang kanyang mukha. Humingi ka ng tawad. Inihagis niyang kay si Li Zuan sa gilid, sa tabi mismo ng mga paa ni Zhu Qing. Nagulat si Zhu Qing kay Yang Kai, at hindi maipaliwanag na naantig ang kanyang puso. Nagpapakawala ba siya para sa kanya? Pagkatapos ng lahat, sa kasalukuyang katayuan ni Yang Kai, pinakamabuting gawing maliit ang isang malaking problema, at ang maliit na problema ay maging wala. Saka lamang niya mapapalipas ang kanyang mga araw ng mapayapa. Ngunit talagang binugbog niya ang brat na ito ng walang dahilan, at ginawa pa itong humingi ng tawad sa kanya. Hindi ba siya naihinis sa kanya at patuloy siyang iniiwasan? Anong ginagawa niya? Sa ilang sandali, ang puso ni Zhu Qing ay nasa gulo. Si Li Zuan ay sumuray-suray na tumayo at masunuring tumayo sa harap ni Zhu Qing. Yumuko siya ng malalim at sinabi sa taos pusong boses, "Elder sister, paumanhin, ang bastos ng little brother na ito kanina lang. Mangyaring maging mapagbigay at huwag mong ibaba ang sarili mo sa level ko. Bata lang ako na hindi alam mo kahit ano. Big sister, huwag kang magalit." Matapos marahas na bugbugin, si Li Zuan ay tila nagbago sa ibang tao. Hindi na kailangang banggitin kung gaano siya masunurin at matino. Sumimangot si Zhu Qing at sinabing, "Wala lang. Ito ay talagang wala. Kanina pa siya gustong hawakan ng brat na ito, ngunit lahat sila ay naiwasan niya. Hindi siya nakaranas ng anumang pagkalugi. Sa kabaligtaran, siya ay pinalo ni Yang Kai. Salamat sa iyong kagandahang loob, elder sister." Ang mukha ni Li Zuan ay puno ng pasasalamat. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad sa harap ni Yang Kai, at nakangiting sinabi, "Big brother, ang nakababatang kapatid na ito ay humingi na ng tawad. Napatawad na rin ako ni elder sister. Kita mo." Pinaikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata at sinabing, "And, hindi masama, ang batang ito ay karapat-dapat turuan." Ngumiti si Li Zuan at sinabing, "Masyadong mabait si Big Brother. Kung wala ng iba, aalis na ang little brother na ito. Ayaw mo ng spirit herbs." Tiningnan siya ni Yang Kai na may nag-aalalang ekspresyon. Hinampas ni Li Zuan ang kanyang ulo at tumawa ng mahina. "Haha, muntik ko nang makalimutan. Isa itong gawaing ibinigay sa akin ng Han Ord Master." Bahagyang ngumiti si Yang Kai at ibinato sa kanya ang space ring na inihanda niya kanina. "Nandoon lahat ang mga spirit herbs sa listahan. Maaari mong suriin ang mga ito. Hindi na kailangan, hindi na kailangan. Nagtitiwala ako sa karakter ni Big Brother." Sinabi ni Li Zuan habang iniligpit niya ang space ring, kumuha ng isa pang space ring, at ibinigay ito kay Yang Kai. "Ito ang source crystals para sa mga spirit herbs. Big Brother, tingnan mo sila." Tumango si Yang Kai at kinuha ang space ring. Matapos itong eye scan gamit ang kanyang divine sense, tumangala siya kay Li Zuan at sinabing, "Medyo mababa ang numerong ito. Sigurado ka bang ang iyong Han Ord Master ay nagbigay lamang sa iyo ng mga source crystal na ito? Ang bilang ng mga spirit herbs sa listahan ay hindi mababa, at ayon sa pagtatantya ni Yang Kai, ang mga ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 20 milyong high rank source crystals. Gayunpaman, mayroon lamang 10 milyong source crystal sa space ring na ito, at lahat ng mga ito ay low rank source crystals. Ang pagkakaiba ay parang pagkakaiba sa pagitan ng langit at lupa." Nagulat si Li Zuan ngunit agad na umiti ng alanganin at sinabing, "Mali ang kinuha ko. Ito ang sinabi sa akin ng Han Ord Master na gawin ko." Pagkasabi nito, mabilis niyang binigyan si Yang Kai ng bagong space ring. Ang bilang ng mga source crystal sa pagkakataong ito ay tama, at mayroong higit pa, halos 25 milyong high rank source crystals. Tila ito ay tulad ng sinabi ni Jiao noon. Kahit na hiniling ng Medicine Pill Valley sa mga dakilang sects ng Northern Territory na mangolekta ng mga spirit herbs para sa kanila, hinding-hindi nila hahayaang mawalan ang mga sektang ito. Ang lahat ng mga halamang gamot ay bibilhin ayon sa presyo, at magkakaroon pa nga ng ilan. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay nauugnay sa reputasyon ng Medicine Pill Valley at ng Wanderers Pill Great Emperors, kaya ang mga disipulo ng Medicine Pill Valley ay hindi nang ahas na kumilos ng walang ingat. Gayunpaman, alam ni Yang Kai na kung umiiral pa rin ang Second Passion Sect, ang batang ito na nagngangalang Li Zuan ay kakailanganin lamang na magbayad ng source crystals sa unang space ring para makabili ng mga spirit herbs mula sa kanila. Malinaw na gustong samantalahin ni Li Zuan si Yang Kai, at hindi maliit na bilang ang 25 milyong high rank source crystals. Sa makatuwid, naghanda siya ng 2 set ng source crystals at 2 space rings. Gayunpaman, pagkatapos turuan ng leksyon ni Yang Kai, paano siya mangangahas na humingi ng pagkain dito. Matapos makumpleto ang transaksyon, agad na nagpaalam si Li Zuan, at natural na hindi siya hiniling ni Yang Kai na manatili. Ipinatawag ng batang lalaki ang kanyang barko at lumipad, mukhang napakatiwala.
Kung hindi namamaga ang kanyang pisngi na parang ulo ng baboy, masasabing gwapong binata. Palem, Big Sister at Big Brother. Tumayo si Li Zuan sa deck at masigasig na kumaway. Magandang paglalakbay, nakangiting tugon ni Yang Kai. Mabilis na lumipad si Li Zuan sa Kai sa kanyang barko, ngunit sa sandaling lumingon siya, ang ngiti sa kanyang mukha ay mabilis na nawala at naging malamig na ekspresyon. Ano ang gusto mong gawin? Biglang tumayo si Jiyao sa harap ni Yang Kai, nakaharang sa kanyang daraanan. Ang kanyang malamig na mga mata ay parang matalas na talim, tumusok sa puso ni Yang Kai at tumitingin sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang bigla ang pagkilos na ito ay nagulat kina Hua Qingxi at Zhu Qing, hindi alam kung ano ang ibig sabihin ni Jiyao. Wala akong gagawin, kaya lalabas ako para mamasyal. Tumangala si Yang Kai sa langit, hindi nang ahas na tumingin ng diretso sa mga mata ni Jiyao. Sasamahan kita, sabi ni Jiyao. Mamamasyal lang ako, bakit ka sasama? Pinandilatan siya ni Yang Kai. Gusto ko ring mamasyal. Kinagat ni Yang Kai ang kanyang mga ngipin at sinabing. Namimiss ko ang mga babae, kaya maghahanap ako ng isang brothel para magsaya. Gusto mo bang sumama sa akin? Young Miss, ngumisi si Jiyao. Mabuti, bumalik ka sa Ice Heart Valley kasama ko. Hanggat itinaas mo ang iyong braso at humihingi ng tulong, ginagarantiya ko na daanda ang mga disipulo ng Ice Heart Valley ang susugurin at lulunurin ka. Pinunasan ni Yang Kai ang malamig na pawis sa kanyang noo. Hindi na iyon kakailanganin, hindi ba ang mga disipulo ng Ice Heart Valley ay nakatoon sa kadalisayan? Ano ba ang dapat iwasan? Wala na akong lakas ng loob na magsabi ng kahit ano, ngunit mayroon akong ilang martial nieces na humahanga sa iyo. Kung gusto mo, kaya kong ayusin ito para sa iyo. Ginagarantiya ko na papayag sila. Talagang maalalahanin ang kanyang martial aunt. Hindi napigilan ni Yang Kai na malunok at halos pumayag, ngunit pagkatapos ay napansin niya ang dalawang pares ng nagniningas na mga mata na nakatingin sa kanya mula sa gilid. Nilunok niya ang mga salitang sasabihin niya at galit na sinabi. Ano ang silbi ng pagiging isang banal na babae? Gusto ng Young Master na ito ang mga lantang bulaklak sa mga bahay aliwan. Ang paglalaro sa kanila ay mas kasya siya. Tama na. Nanginginig si Jiyao sa galit. Bagamat nagsasalita lang si Yang Kai at hindi pa talaga kumikilos, nakita pa rin niya na hindi ito katanggap-tanggap. Bukod dito, sa pakikinig sa mga salita ni Yang Kai, para siyang regular na bisita sa isang bahay aliwan. Ikaw na ang tapos na. Ano ang sinusubukan mong gawin? Mayroon na akong tagasunod, kung gusto mo ring sumunod. Ako, paano ako mabubuhay? Pinandilatan siya ni Yang Kai. Sumimangot si Zhu Qing at hindi nasisiyahang sinabi. Sino ang sinasabi mo? Magsalita ng malinaw. Ikaw ang tinutukoy ko. May problema ka ba niyan? Tumingin si Yang Kai sa kanya. Lumingon si Zhu Qing at mahinang bamulong. Sa tingin mo gusto ko? Huwag mo akong lituhin. Marahan na umisi si Jiyao. Gusto mong pumunta sa isang brothel? Gusto mong pumatay ng mga tao para patahimikin sila, tama ba? Patahimikin sila. Nagulat si Hua Qingxi. Ano ang ibig mong sabihin sa katahimikan? Marshall Peak, Kabanata 2722. Emperor Alchemist Jiying. Sa sandaling sinabi ito ni Hua Qingxi, bigla siyang natauhan at natakot na tumingin kay Yang Kai. Palace Master, hindi mo maiisip ang... Biglang gustong patahimikin ang isang tao nang walang dahilan, naisip muli ang nangyari, kanina, halata naman kung sino ang target. Hindi niya maiwasang mabigla sa katapangan ni Yang Kai. Ang taong iyon ay isang disipulo ng Medicine Pill Valley. Paano niya naiisip na pumatay ng tao para patahimikin sila? Kung talagang ginawa niya ang bagay na iyon, hindi ito pababayaan ng Medicine Pill Valley. Anong kalokohan? Tanggi ni Yang Kai. Walang ganoon, Yawir. Ang iyong imahinasyon ay napakayaman. Kung ganun, bakit ayaw mong tumingin sa akin? Malamig na ngumuso si Jiyao. Fine, titingnan kita, hindi ako natatakot sa'yo. Ibinaling ni Yang Kai ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay kasing laki ng mga itlog habang marahas niyang tinitigan si Jiyao. Maaliwalas at walang kapintasan ang magagandang mata sa harap niya, kasing puti ng malinaw na bukal, kitang-kita ang sariling anino nito. Ang mahahabang pilik mata niya ay parang mga engkanto na sumasayaw, lalo pang lumalabas na dalisay at pino. Emph. Malamig na ngini siya ni Jiyao. Sa tingin mo ba hindi ka nakokonsensya sa pagtitig sa akin? Huwag mong isipin na hindi ko alam ang iniisip mo. Iniisip ko ang hitsura mo noong naghubad ka sa Phoenix Luo Palace. Ang maliit na batang iyon ay hindi isang taong madaling pakitunguhan. Sa ibabaw, binugbog mo siya at naging magalang, ngunit sa katotohanan, kinamumuhian ka na niya hanggang sa kamatayan. Siya ay bata pa at masyadong walang karanasan, sa pag-aakalang malalampasan niya ito sa pamamagitan ng pag-arte.
Sa katunayan, alam mo at ako na pareho niyang pinipigilan ang masasamang ideya at naghahanda siyang bumalik sa Medicine Pill Valley para magreklamo tungkol sa iyo. Gusto mo siyang patayin dahil walang ebidensya, di ba? Kalmadong sinabi ni Yangai. Ganito na, anong mas magandang solusyon ang mayroon ka? Sa pagkakataong ito ay hindi na niya ito itinanggi, ngunit nakita niyang kakaiba ito. Ginawa niya ba itong napakalinaw? Paano makikita ni Jiyao ang kanyang mga iniisip sa isang sulyap? Hindi mo pa rin siya mapapatay. Sumimangot si Jiyao. Kung papatayin mo talaga siya, magiging magulo. O kaya naman, hindi mo siya dapat binugbog ng ganyan noon, tapos ngayon na-expose na ang problema. Okay lang kung ayaw mong lutisin ito, ngunit bilang isang palace master, talagang walang ingat kang kumilos. Hindi ko dapat siya sinaktan. Si Yang Kai ay tumalon na parang pusa na naapakan ang buntot. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang munting bastard na ito. Napakapangahas niya sa aking High Heaven Palace, hinahawakan ang aking mga tao at kahit na nang ahas magsalita ng bastos. Sabi mo hindi ko siya dapat sinaktan. Gusto ko talaga siyang patayin noon paman. Ang pagpapaalis sa kanya ng High Heaven Palace na buhay ay isa ng pagpapala. Sino ang subordinate mo? Namula si Zhu Qing. Gayunpaman, iyon ang ibig sabihin. Bakit napakamapanghusga mo? Inip na ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay. Okay lang kung alam niyang mali siya, pero hindi ko siya hahayaang makawala. Nagagalit dahil sa isang kagandahan. Kahit na ang bibig ni Jiyao ay puno ng papuri, ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya. Gustong gusto ba ninyo ito ng mga lalaki? Wala itong kinalaman sa ilang kalokohang kagandahan. Seryosong sinabi ni Yang Kai sa mahinang boses. Ito ang ugali ng isang tao. Hindi kita masisi kung sinuntok mo siya ngayon lang. Sa sitwasyong iyon, kahit ako gusto ko siyang suntokin. Kinagat ni Jiyao ang kanyang mga labi, medyo lumalambot ang kanyang ugali. Pero hindi mo siya dapat patayin para patahimikin siya. Hindi ko pa nagagawa, hindi mo ba ako pinigilan? Ibinaba ni Yang Kai ang kanyang mga labi. Kung ginawa mo, tapos na. Sa oras na iyon, kahit na ikaw ay nasa tama, ikaw ay magiging hindi makatwiran. Napabuntong hininga si Jiyao. Sa tingin ko nabulag ka ng galit para gumawa ng ganoong katangahang bagay. Kung sasabihin mo, kung gayon ay tama. Si Yang Kai ay naglagay ng patay na baboy ay hindi natatakot sa kumukulong tubig, itinuwid ang kanyang leeg at pinahintulutan si Jiyao na sermonan siya. Si Jiyao ay parehong nagalit at naaliw. Sinabi niya, naglalakbay ka sa Star Boundary sa napakaraming taon. Hindi mo ba alam ang mentality ng mga kabataang ito? Hindi siya maaaring kumatawan sa Medicine Pill Valley. Isa lang siyang pangalawang henerasyong disipulo ng Medicine Pill Valley. Second generation disciple, tumaas ang kilay ni Yang Kai. Tumanggaw si Jiyao at nagpaliwanag. Ang Medicine Pill Valley ay ang cultivation place ng Wondrous Pill Great Emperors. Ang kanyang ilang direktang mga disipulo ay ang unang henerasyon. Lahat sila ay Pill Emperors na may napakalalim na tagumpay sa sining ng alchemy. Ang Wondrous Pill Great Emperor ay tumigil sa pagtanggap ng mga disipulo matagal na ang nakalipas. Tinanggap sila ng kanyang mga personal na alagad bilang mga alagad. Ang kanyang mga direktang disipulo ay ang pangalawang henerasyon. Ang Li Zuan na iyon ay natural na isa sa kanila. Kaya, mukhang hindi ito malaking bagay. Maingat na hinaplos ni Yang Kai ang kanyang baba. Natatakot lang siya sa Wondrous Pill Great Emperors. Kung ito ay talagang tulad ng sinabi ni Jiyao, kung gayon ito ay talagang hindi isang malaking bagay. Ang Li Zuan na ito ay isang henerasyong malayo sa Wondrous Pill Great Emperors. Maaari lamang siyang umasa sa isang direktang disipulo ng Wondrous Pill Great Emperors. Isang Pill Emperor. Isa rin siyang Pill Emperor. Sino ang natatakot sa kung sino? Higit pa rito, ang bagay ngayon ay humihingi ng kahihiyan si Li Zuan. Umaasa sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang alagad ng Medicine Pill Valley, siya ay masyadong mayabang at despotiko. Kung makatuwiran ang kanyang guro, hindi niya sisisihin si Yang Kai at High Heaven Palace. Siyempre, hindi niya inaasahan na magpasalamat si Li Zuan sa kanya. Tinuruan ng leksyon ang kanyang alagad, kaya tiyak na medyo hindi siya komportable. Kung siya ay isang makikitid na tao, baka dumating pa siya para maghanap ng gulo. Kung ganun, gusto mo pa ba siyang patahimikin? Tanong ni Jiyao. Natawa si Yang Kai at ikinaway ang kanyang kamay. Ano ang sinasabi mo? Ano ang ibig mong sabihin sa pagpapatahimik ng mga tao? Paano mo nasabi ang isang bagay na nakakatakot? Ang Palace Master na ito ay nagwawalis sa sahig dahil sa takot na mapinsala ang buhay ng mga langgam, kaya paano ko gumawa ng ganyan? Sabay-sabay na umikot ang mata ng tatlong babae. Bagaman hindi na kailangang mag-alala ng sobra, kailangan pa rin nating mag-ingat. Babalik muna ako sa Ice Heart Valley at tutulungan kitang magtanong tungkol sa bagay na ito. Kasalukuyang nasa Ice Heart Valley ang kapatid ni Li Zuan.
Napag-isipan ito ni Jiyao at sinabing, "Sige." Tumanggaw si Yang Kai. Tumalikod si Jiyao at umalis. Lumingon si Yang Kai sa gilid at sinabing, "Kanina ka pa ang tagal mong nagtatago, anong ginagawa mo? Bakit hindi ka pa lumalabas?" Isang alon ang biglang lumitaw sa hangin, tulad ng isang bato na itinapon sa isang tahimik na lawa. Ang alon ay kumalat at ipinakita ang figure ng Southern Gate Army. Ang banal na kapangyarihan ng Palace Master ay walang kapantay, ang Southern Gate ay humanga. Ang Southern Gate lumapit ang Gate Army na may nakakabigay puri ng ngiti. "Tigilan mo na ang pambabola sa akin, anong problema?" Sumulyap si Yang Kai sa kanya. Ang lalaking ito ay kanina pa nagtatago dito. Hindi alam ni Yang Kai kung ano ang sinusubukan niyang gawin, ngunit si walang pakialam si Yang Kai. Ngayong ang Southern Gate Army ay ang Chief Array Master ng High Heaven Palace, natural na imposible para sa kanila nasaktan siya. Agad na sinabi ng Southern Gate Army. Naghanda ang subordinate ng ilang magagandang bagay para sa Palace Master. Anong magagandang bagay? Makahulugang ngumisi ang Southern Gate Army at mahiwagang sinabi. "Pakitingnan, Palace Master, pumatay. Sa deck ng barko, Li Sizuan ay nagsuot ng mapait na ekspresyon habang siya ay patuloy na nagmumura sa mahinang boses. Ang pagtatagpo ngayon ay isang malaking kahihiyan lamang. Bilang isang alagad ng Medicine Pill Valley, ang kanyang katayuan ay marangal at siya ay nakatadhana na maging isang Emperor Realm Alchemist sa hinaharap. Paano niya natitiis ang gayong kahihiyan? Tulad ng sinabi ni Jiyao, sa panlabas, siya ay kumikilos na mayabang at magalang, ngunit sa katotohanan, siya ay nagpaplano kung paano maghayganti. Hanggang sa lumipad siya mula sa isang walang nakatirang lambak ng bundok ay nakontrol niya ang barko upang bumaba. Inalis ang kanyang artifact na uri ng paglipad, ang mapait na ekspresyon ni Li Zuan ay naging labis na baluktot nang maramdaman niya ang nag-aapoy na sakit sa kanyang mga pisngi. Marahas niyang hinampas ang palad niya sa bato sa harapan niya, dahilan para lumipad ito sa hangin. Lumilipad sa ulap ng alikabok, walang habas na inilabas ni Li Zuan ang kanyang lakas, na tila inilalabas ang lahat ng kanyang galit at mga hinaing. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumagsak si Li Zuan sa lupa, naghahabol ng hininga. Kumuha ng ilang hilang pil mula sa kanyang space ring at nilunok ang mga ito, lamingga-lingga ang kanyang mga mata sa paligid ng ilang beses bago siya malungkot na nagpahayag. "Kailangan kayong lahat ay mamatay." Pagkasabi nito, kinuha ni Li Zuan ang kanyang artifact sa komunikasyon at ibinuhos dito ang kanyang divine sense. Daan-daang milyong kilometro ang layo mula sa lambak ng bundok na ito, sa punong tanggapan ng nangungunang sect ng Northern Territory, Fire Dragon Palace, ay isang lugar na puno ng mayamang aura ng world energy. Ang lugar na ito ay sumasakop sa isang lugar na hindi hihigit sa isang dosenang ektarya, ngunit kahit sa Fire Dragon Palace, ito ay isang restricted area. Bukod sa Palace Master Li Zhao, iilan lamang sa mga elder ang kwalipikadong tumuntong dito. Dahil ito ay isang mahalagang hardin ng gamot sa espiritu. Walang gaanong mga gamot sa espiritu na nilinang sa hardin ng gamot na ito, halos 100 lamang, ngunit bawat isa sa kanila ay isang gamot sa espiritu ng Emperor Grade, isang napakabihirang buhay. Ang buong garden ng gamot ay napuno ng aura ng world energy at isang masaganang halimuyak na panggamot. Kung ang isang ordinaryong cultivator ay dumating dito, kakailanganin lamang nilang huminga upang lubos na mapabuti ang kanilang paglilinang. Sa sandaling ito, sa isang pavilion sa tabi ng hardin ng gamot na ito, tatlong tao ang nakaupo sa paligid ng isang mesa. Ang nasa kaliwa ay nakasuot ng kulay ube na balabal at maganda at marangyang hitsura. Siya ay may malawak na bibig, isang batik na ilong, at mailap na buhok. Siya ang Palace Master ng Fire Dragon Palace, si Li Zhao. Ang tao sa kanan ay mayroon ding hindi pangkaraniwang tindig. Mukha siyang nasa 40 taong gulang, ngunit hindi alam ang tunay niyang edad. Ang kanyang ekspresyon ay marangal nang hindi nagagalit. Siya si Michi, ang sect master ng isa pang nangungunang sekta sa Northern Territory, ang Mitian sect. Hindi nakapagtataka na magkasama silang dalawa. Mula nang sirain ni Yang Kai ang Second Passion sect, ang dalawang sektang ito ay naging napakalapit. Tulad ng sinabi ni Bing Yun, medyo natatakot sila sa High Heaven Palace ni Yang Kai, kaya natural, gusto nilang magkatuluyan para sa init. Nakaupo sa gitna ang isang medyo may edad na lalaki. Ang pagtatanim ng nasa katanghaliang gulang na ito ay nasa Second Order Emperor Realm lamang, isang realm na mas mababa kaysa kina Li Zhao at Michi, ngunit mula sa kanyang kilos at pananalita, makikita na sina Li Zhao at Michi ay lubos na gumagalang sa taong ito, kahit na sinusubukang pabor sa kanya. Sa mundong ito, walang napakaraming tao na maaaring gumawa ng dalawang dakilang emperor na kumilos ng magalang at maingat, ngunit ang direktang disipulo ng One Era Spill Great Emperors ay kwalipikado.
Ang taong ito ay ang huling disipulo ng One Eres Pil Great Emperors, ang ikalimang ranggo na disipulo, si Alchemist Jing. Natural, imposible para sa Medicine Pil Valley na hayaan ang isang disipulong tulad ni Li Zuan na mamahala sa pagkolekta ng mga halamang gamot tuwing 10 taon. Sa pagkakataong ito, dapat ay pamunuan ni Jing ang koponan at isa-isang bisitahin ang iba pang mga sekta, ngunit nang dumating si Jing sa Fire Dragon Palace at kinolekta ang mga halamang gamot na nakolekta ng Fire Dragon Palace sa nakalipas na 10 taon, nakatagpo siya ng ilan, na antala at maaaring lamang ipadala ang dalawa sa kanyang mga disipulo sa Ice Heart Valley at High Heaven Palace. Alam din niya na ang kanyang disipulong si Li Zuan ay medyo malaswa, kaya ipinadala niya ang isa pa niyang disipulo sa Ice Heart Valley upang pigilan ang batang ito na mahulog sa isang bukid ng mga bulaklak at maapektuhan ang kanyang paglilinang. Gayunpaman, ang pagiging malaswa ay hindi isang malaking problema. Ang mga kabataan ay mainitin ang dugo at natuto ng alchemy sa Medicine Pil Valley sa buong taon, kaya normal lang sa kanila na maging mausisa sa mga babae. Sa kanyang palagay, ang dalawang alagad na kanyang tinanggap ay mahuhusay na panla. Hanggat binigyan niya sila ng ilang gabay, kahit na ang kanilang mga tagumpay sa hinaharap ay hindi kasing ganda ng sa kanya, hindi sila masyadong malayo. Bukod dito, ang kanilang karaniwang pagganap ay maganda, kaya siya ay lubos na nakatitiyak tungkol sa kanilang kaligtasan. Marshall Peak, Kabanata 2723, Bulaklak ng Dugo ng Dragon. Ang pavilion ay napuno ng halimuyak ng tsaa habang silang tatlo ay nakaupo sa paligid ng isang mesa, umiinom ng tsaa at pinag-uusapan ang daw. Ang pambabola ni Li Zhao at Michi ay nagparamdam kay Jing ng pisikal at mental na kaligayahan. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay at tumawa ng malakas. Matapos ang hindi malamang tagal ng panahon, isang kakaibang tunog ang biglang nagmula sa isang lugar sa garden ng gamot. Bagamat mahina ang tunog na ito, paanong hindi ito mapapansin ng tatlo dahil lahat sila ay mga master ng Emperor Realm. Biglang tumayo si Jing at tumingin sa isang tiyak na direksyon sa garden ng gamot na may nasa sabik na ekspresyon. Malapit nang mamukadkad ang espiritong bulaklak. Nagkatinginan si Michi at Li Zhao at nakita ang excitement sa mga mata ng isa't isa. Sinabi ni Li Zhao, talagang matalas ang mga mata ni Grandmaster Ji. Kung hindi dahil kay Grandmaster Ji sa pagkakataong ito, natatakot ako na hindi malalaman nitong si Li na ang espiritong bulaklak na ito ay mamumulaklak ng ganoon kaga. Ngumiti si Michi at sinabi, si Grandmaster Ji ay isang alchemist emperor at isang disipulo ng Great Emperors of Wondrous Pills. Alam niya ang mga spirit flowers and herbs sa mundo tulad ng likod ng kanyang kamay. Paano mo maihahambing sa kanya? Kung ako ay talagang nagtanong para pangalagaan mo itong espiritong bulaklak, natatakot akong mawalan ka ng pinakamagandang panahon para mamulaklak ito at sayangin ito sa wala. Oo, oo, oo. Paulit-ulit na tumanggaw si Li Zhao. Tama si Brother Michi. Kung hindi dahil sa paalala ni Grandmaster Ji, natatakot ako na ang isang mahalagang bulaklak na espirito ay nasayang. Dahil malapit nang mamukadkad ang espiritong bulaklak, bakit hindi tayo pumunta at tingnan? Mabuti, mabuti, mabuti. Tuwang-tuwa na tumanggo si Jing at nanguna sa paglalakad sa direksyong iyon. Nagkatinginan si Michi at Li Zhao at lihim na nagpalitan ng tingin. Naunawaan ang lahat ng walang salita. Hindi nagtagal, ang tatlo nang dumating sila sa isang partikular na bahagi ng garden ng gamot. Iisa lang ang spirit flower dito, at ito ay halos isang talampakan ang taas. Ang nakakagulat ay ang spirit flower na ito ay talagang naglabas ng kakaibang aura. Kung narito si Zhu Qing o Yang Kai, tiyak na masasabi nila na ang aura na ito ay Dragon Chi sa isang sulyap. Gayunpaman, ang Dragon Chi na ito ay medyo manipis at hindi kasing dalisay ng Dragon Chi na kanilang ibinubuga noong pinasigla nila ang pinagmulan ng lahi ng dragon. Kahit na ganoon, ito pa rin isang napakakamanghamanghang bagay. Kung tutusin, isa lang itong spirit flower. Nakakapagtaka, hindi lamang ang spirit flower na ito ay naglabas ng malabong dragon chi, ngunit sa hitsura nito, tila ito ay isang higanteng dragon na lumiit ng hindi mabilang na beses. Sa rhizome, ang maliliit na kaliskis ng dragon ay matingkad at parang buhay. Mayroon ding mga kuko ng dragon at buntot ng dragon sa ulo ng dragon. Ang isang pulang dugo na usbong ng bulaklak ay dahan-dahang nagbubukas at naghihintay na mamukadkad. Para itong isang maliksi na paro-paro na malapit nang ibuka ang mga pakpak at pumailang lang sa langit. Tumayo si Jing 10 metro ang layo mula sa tangkay ng spirit herb na ito, pinipigilan ang kanyang hininga at nag-concentrate. Kinakabahan silang nanonood. Sa hitsura nito, tila hindi na niya hinihintay ang pamumulaklak ng isang espiritong bulaklak. Sa halip, naghihintay siya sa pagsilang ng isang bata.
Tiningnan ni Li Zhao ang espiritong bulaklak na malapit ng mamukadgad na may mapagmataas na ekspresyon at palihim na tiningnan si Michi. Agad na nagtanong si Michi, "Master Mi, ganoon ba talaga kahalaga ang Dragon Blood Flower? Ano alam mo?" Si Ji Ying ay nakatuon sa pagtingin sa unahan. Nang marinig niya ang mga salita ni Michi, hindi niya namamalayan na pinagsabihan siya. Gayunpaman, mabilis niyang napagtanto na ang nagsalita ay hindi isang alagad na laging nasa tabi niya. Sa halip, ito ay ang sect master ng isang malaking sekta. Medyo lamambot ang tono niya. Ipinaliwanag niya, "Hindi kayo mga alchemist, kaya natural na hindi ninyo alam kung gaano kabihirang ang Dragon Blood Flower na ito." Gayunpaman, ang Palace Master Li ay palaging gumagamit ng Blood Essence para alagaan ang Dragon Blood Flower na ito, kaya dapat ay mayroon kang kaunting pangunawa dito. Nagmamadaling sinabi ni Li Zhao, "Naguguluhan din ako at wala akong masyadong alam tungkol dito. Kailangan ko pa ring magpaliwanag ni Master Mi. Matapos itong alagaan sa loob ng ilang daang taon, paanong hindi niya malalaman?" Gayunpaman, sa sandaling ito, natural na kailangan niyang magpanggap na hindi niya alam at masiyahan ang kawalang kabuluhan ng iba. Ji Ying tumango at sinabing, "Ang Dragon Blood Flower ay isang espesyalidad ng Dragon Island. Sa mundong ito, ang Dragon Island lang ang mayroon nito. Sa tingin mo, hindi ba ito mahalaga?" Gulat na sabi ni Michi, "May ganoong bagay." Nilinggan niya si Li Zhao at nagtanong, "Kung gayon, saan nakuha ni Brother Li Zhao itong Dragon Blood Flower?" Ngumiti si Li Zhao at sinabi, "Maraming taon na ang nakalipas, lumabas ako. Naramdaman ko na ang bagay na ito ay medyo hindi pangkaraniwan at ibinalik ito. Sinong mag-aakala na pagkatapos itong eye transplant ay makikita kong unti-unti itong nalalante, kaya sinubukan kong pakainin ito ng blood essence. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabuhay ulit ito, kaya ginamit ko ang blood essence para pagyamanin ito nitong mga taon. Nagkataon lang iyon." Bahagyang tumango si Michi. Tumango si Ji Ying at sinabing, "Tama si Master Li ng palasyo. Ang dahilan kung bakit specialty ng Dragon Island ang Dragon Blood Flower na ito ay dahil kailangan nito ang dugo ng dragon bilang pagkain para lumaki. Sa mundong ito, maliban sa Dragon Island, saan pa maaaring magkaroon ng lahi ng dragon? Sa makatuwid, kahit na lumitaw ang Dragon Blood Flower sa ibang mga lugar, hindi ito lalago. Ang Palace Master Li ay may bloodline ng lahi ng dragon. Ang pagpapakain dito ng blood essence ang tamang gamot. Si Li Zhao ay hindi isang purong tao, ngunit isang kalahating tao na kalahating halimaw. Sinasabi na siya ay kombinasyon ng tao at dragon. Bagamat hindi alam ng maraming tao sa hilagang teritoryo ang tungkol sa lihim na ito, alam ito ni Ji Ying at Michi. Ang Dragon Blood Flower ay nangangailangan ng dugo ng dragon bilang pagkain. Bagamat ang Dragon Race bloodline sa katawan ni Li Zhao ay medyo manipis, ito ay umiiral pa rin. Pagkatapos ng maraming taon ng maingat na pangangalaga, ang Dragon Blood Flower na ito ay talagang lumaki hanggang sa namumulaklak. Sa aking hula, iyon ba ang lugar kung saan natagpuan ni Palace Master Li itong Dragon Blood Flower na dapat ay nagkaroon ng Dragon Race Fall? Kung hindi, imposibleng maisilang ang Dragon Blood Flower. Mataimtim na sinabi ni Ji Ying. Sabi ni Li Zhao nang may paghanga, "Ang mga mata ni Master Ji ay parang mga sulo. Nang mahanap ko itong Dragon Blood Flower, nakita ko nga ang balangkas ng isang lahi ng dragon. Gayunpaman, hindi ko alam kung ilang taon na itong patay, kaya naagnas na ito. Ang balangkas ng lahi ng dragon ay hindi masisira, kaya paano ito madaling mabulok? Dapat ay dahil hinihigop ng Dragon Blood Flower ang mga sustansya mula sa balangkas. Kaya ganyan yan." Parang ignorante na bata si Li Zhao habang patuloy na tumatango. Tuwang-tuwang sinabi ni Ji Ying, "Gamit ang Dragon Blood Flower, maaari nating pinuhin ang Dragon Blood Pill. Ang bagay na ito ay lubhang kapakipakinabang kay Palace Master Li. Ano ang ibig mong sabihin?" Pinigilan ni Li Zhao ang pananabik sa kanyang puso at mapagpakumbabang humingi ng gabay. Napangiti si Ji Ying at sinabing, "Sa Dragon Island, ang pangunahing layunin ng mga alagad ng Dragon Clan na ubusin ang Dragon Blood Flower ay para pinuhin ang kanilang bloodline at linisin ang kanilang bloodline power. Dapat narinig mo na ang bloodline ng Dragon Clan ay nahahati sa iba't ibang grado at rank. Ang isang high-grade bloodline ay may napakalakas na suppressive power sa isang low-grade bloodline. Sa makatuwid, kahit na halos magkapareho ang lakas ng dalawang Dragon Clan, kung ang pagkakaiba sa bloodline ay masyadong malaki, ang may mas mababang bloodline ay walang paraan upang labanan ang isa na may mas mataas na bloodline." Tumango si Michi at Li Zhao ng magaan. Natural na alam nila ang tungkol dito. Ang mga alagad ng lahi ng dragon ay ipinanganak na makapangyarihan at madaling linangin sa antas ng Emperor Realm. Hindi na nila kailangang maglagay ng maraming pagsisikap upang makakuha ng lakas na maihahambing sa isang third layer Emperor Realm Master.
Ang kanilang pang-araw-araw na paglilinang ay nakatuon sa pagpino ng kanilang bloodline. Kung mas dalisay ang kanilang bloodline, mas mataas ang kanilang ranggo, at mas malakas ang kanilang lakas. Ang Great Elder ng kasalukuyang lahi ng Dragon ay sinasabing isang 8th Order Asher Dragon na ang lakas ay maihahambing sa Great Emperors. Higit pa riyan, mayroon pang ang maalamat na 9th Order at 10th Order Bloodlines. Ang Dragon Blood Flower ay masasabing pinakamahalaga sa kanila. Tuwang-tuwang sabi ni Li Zhao. Ang ibig sabihin ni Grandmaster Ji ay kaya ko rin. Tama, tumanggaw si Ji Ying. Bagaman medyo mahina ang bloodline ng lahi ng dragon sa katawan ni Palace Master Li, mapapabuti talaga ito sa pamamagitan ng pagkonsumo ng Dragon Blood Flower. Siyempre, kung maaari itong gawing Dragon Blood Pill, magiging pantay ang epekto nito, mas mabuti. Biglang naging mabilis ang paghinga ni Li Zhao. Bagamat siya ay lihim na nagtanong tungkol sa impormasyong ito, pagkatapos marinig ito mula kay Ji Ying, nadama niya na ang kanyang ilang daang taon ng paglilinang ay hindi nawalan ng kabuluhan. Nakuha niya itong Dragon Blood Flower ilang daang taon na ang nakalilipas at nililinang ito gamit ang sarili niyang dugo sa loob ng napakaraming taon na naging sanhi ng pagtigil ng kanyang lakas. Bagamat siya at si Michi ay parehong third layer Emperor Realm Masters, kung talagang lumaban sila, tiyak na hindi siya ang magiging kalaban ni Michi. Gayunpaman, iba na ngayon. Kung kaya niyang ubusin ang Dragon Blood Flower na ito at pinuhin ito, tiyak na hihigit ang lakas niya kay Michi sa isang iglap. Sayang lang. Pag-iiba ni Ji Ying ng topic at bahagyang kumunot ang noo. Ano ang awa? Ang puso ni Li Zhao ay nasa kaguluhan, natatakot na may marinig siyang masama mula kay Ji Ying. Ngumiti si Ji Ying at sinabi, Palace Master Li, hindi mo kailangang kabahan. Gusto ko lang sabihin na ang mga bloodline ng lahi ng dragon ay nahahati sa iba't ibang grado, at itong Dragon Blood Flower ay nahahati din sa iba't ibang grado. Namumulaklak man talaga itong Dragon Blood Flower, natatakot ako na ito ang pinakamababang grado na Dragon Blood Flower. Ang ganitong uri ng Dragon Blood Flower, kung ilalagay sa Dragon Island, malamang na walang sino man sa lahi ng dragon ang sumulyap dito, ngunit sa garden ng gamot na ito, ito na ang pinakamahalagang bagay. Dahil bihira ito, dahil sa Dragon Blood Flower na ito na natili ni Ji Ying sa Fire Dragon Palace. Kung hindi, pupunta sana siya ng personal sa Ice Heart Valley at High Heaven Palace para mangolekta ng maraming gamot sa espiritu. Gusto niyang manatili at masaksihan ang sandaling namumulaklak ang Dragon Blood Flower, na isa ring pambihirang pagkakataon para sa isang alchemist. Kahit na si Ji Ying ay nag-aral ng alchemy sa ilalim ng Great Emperor sa loob ng napakaraming taon, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng Dragon Blood Flower. Bilang isang Emperor Realm Alchemist, natural para sa kanya na maging excited na makakita ng isang espiritong bulaklak sa unang pagkakataon. Sinabi ni Michi mula sa gilid. Grandmaster Ji, ang Dragon Blood Pill na ito ay may mahiwagang epekto kay Brother Li, ngunit ito ba ay walang silbi sa isang taong cultivator? Bahagyang ngumiti si Ji Ying at sinabing, paano ito magiging walang silbi? Maaari nitong palakihin ang lakas ng isang tao, linisin ang kultibasyon ng isang tao, at palakasin ang pangangatawan. Ang Dragon Blood Pill ay may walang katapusang mahiwagang epekto. Pagkatapos ng isang paghinto, sinabi niya, Palace Master Li, kung hindi mo tatutol, pagkatapos nitong mamukadkad ang Dragon Blood Flower, maaari mo bang hayaan akong pinuhin ito? Tuwang-tuwa si Li Zhao nang marinig niya ito at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Iyon nga ang iniisip ko. Mas mabuti kung makakatulong si Grandmaster Ji. Tuwang-tuwa siya, bagamat siya ang Palace Master ng Fire Dragon Palace, kahit na may katayuan siya, hindi madaling mahanap si Ji Ying para magpino ng mga table tas. Dati, ilang beses na siyang nagpunta sa Medicine Pill Valley para humingi ng pills, pero kailan nga ba hindi siya nagbayad ng malaking halaga at naghintay ng matagal. Ngunit sa pagkakataong ito, talagang nagkusa si Ji Ying na hingin ito, at hindi humingi ng anumang gantimpala. Tila ang Dragon Blood Flower na ito ay kaakit-akit din kay Ji Ying. Iniisip ko kung gaano karaming mga table tas ang maaaring pinuhin ni Grandmaster Ji. Maingat na tanong ni Li Zhao. Solem na ang ekspresyon ni Ji Ying, at sinabi niya, wala akong lakas ng loob na sabihin, ngunit tiyak na hindi problema ang tatlong table tas. Noong nakaraan, kapag hiniling nila sa kanya na pinuhin ang mga table tas, hindi lamang siya humingi ng gantimpala, pananatilihin din niyang pino ang isang katlo ng mga table tas. Ito ang kanyang tuntunin. Sa makatuwid, tinanong ni Li Zhao si Ji Ying kung ilang mga table tas ang maaari niyang pinuhin. Ngayong narinig niyang tatlong pildores na iyon, tuwang-tuwa. Kung ganoon nga ang kaso, makakakuha siya ng kahit dalawang Dragon Blood Pills na magiging malaking tulong para madagdagan ang kanyang lakas. Binyan bati kita, Brother Li.
Naikuyom ni Michi ang kanyang mga kamao at bumati sa gilid, ngunit medyo nalungkot siya. Marshall Peak, Kabanata 2724. Matalik na kaibigan. Dahil sa bigla ang pagtaas ng High Heaven Palace at ang pagkawasak ng Second Passion Sect, ang High Sky Sect at ang Fire Dragon Palace ay pansamantalang bumuo ng isang alyansa, ngunit sino ang walang makasariling motibo? Natural na ayaw ni Michi na maging masyadong malakas si Li Zhao. Sa kanyang puso, ipinagdasal niya na mabaygo si Ji Ying sa pagpino ng Dragon Blood Pill. Gayunpaman, alam din niya na hindi mataas ang posibilidad na mangyari ito. Si Ji Ying ay isang Emperor Realm Alchemist, at ang kanyang mga kasanayan sa alchemy ay hindi mapapantayan. Dahil sinabi niyang kaya niyang mag-refine ng 3 table tas, natural na hindi siya nagyayabang. Tawa ng tawa si Li Zhao na may kampante sa mukha. Sa sandaling ito, isa pang kakaibang tunog ang umalangaw-ngaw, na ikinagulat ng 3 Great Emperor, at lahat sila ay napalingon sa Dragon Blood Flower. Ang namumulaklak na Dragon Blood Flower ay talagang bahagyang namumulaklak sa sandaling ito, at isang pulang-pula na liwanag ang naaninag mula rito, na nakasisilaw sa mga mata ng lahat. Ang 3 Emperor Realm Master ay napabuntong hininga at binigyang pansin ang eksenang ito. Ang pulang-pula na liwanag ay lumakas at lumiwanag, at ang bulaklak ay namumulaklak ng mas malaki at mas malaki, na parabang isang bagong buhay ang isinilang, sinusubukang kumawala mula sa bulaklak, at isang malabong dragon chi ang nagsimulang mapuno ang hangin. Thump, 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 thump. Ang tibok ng puso ni Li Zhao ay malinaw na naririnig. Ang bagay na ito ay nauugnay sa pagpapabuti ng kanyang paglilinang, kaya natural na mas kinakabahan siya kaysa sa iba pang dalawa. Biglang, ang buhay na isinilang sa bulaklak ay tila may nakaharang, at bahagyang lumabo ang liwanag. Pati yung flower bud na malapit ng mamukadkad ay lumiit ng husto. Isang pakiramdam ng pagkalanta ang bumalot sa buong bulaklak ng dugo ng dragon. Ang ekspresyon ni Li Zhao ay nagbago ng husto habang siya ay bumulalas. Ano? Si Ji Ying nasabik na sumigaw. Palace Master Li, mabilis na ikayatin ang iyong asensya ng dugo na pakainin ito, kung hindi, ito ay nasa panganib. Ang paglaki ng Dragon Blood Flower ay kumakain lamang sa asensya ng dugo ng lahi ng dragon, kaya si Li Zhao lamang ang makakapagligtas sa kakaibang bulaklak na ito sa sandaling ito. Nang marinig ang mga salita ni Ji Ying, hindi nagatubili si Li Zhao, at sa isang pitik ng kanyang daliri, naghiwa siya ng sugat sa dulo ng kanyang daliri at humimok ng isang lihim na pamamaraan, na naging sanhi ng isang patak ng rich blood essence na lumitaw sa kanyang daliri. Pumunta ka, sigaw niya sa mahinang boses. Ang patak ng blood essence ay lumipad sa isang arko patungo sa bulaklak ng Dragon Blood Flower at patuloy na nahulog sa gitna nito. Pinakain ng asensya ng dugo, ang Dragon Blood Flower ay muling nagpakita ng sigla. Ang usbong ng bulaklak ay namumulaklak ng mas mabilis kaysa sa dati, at isang kakaibang halimuyak ang kumalat sa lahat ng direksyon. Sa kabaligtaran, si Li Zhao, na sapilitang naglabas ng isang patak ng asensya ng dugo, ay mukhang bahagyang namutla, na parabang si Yuan Chi ay lubhang nasugatan. Ang patak na ito ng asensya ng dugo ay tumagal ng hindi bababa sa 10 taon ng mapait na paglilinang. Gayunpaman, nang maalala niya ang Dragon Blood Pill, naramdaman niya kaagad na sulit ang lahat. Isang malakas na dagandong ng dragon ang biglang tumunog, at namulaklak ang Dragon Blood Flower. Pagkatapos, isang pulang ilaw ang sumambulat mula rito, na parabang ito ay buhay, at sumugod sa kalangitan. Ang mga mata ng Dragon Blood Flower, ang bulaklak ng Dragon Blood Dragon, ito ay sa Blood to Heaven. Itinoon ni Michi at Li Zhao ang kanilang mga mata sa kanya at nagpakita ng nagulat na mga ekspresyon. Ito ang Dragon Blood Flower, nagkatinginan sina Li Zhao at Michi. Dragon Blood Flower na ito ay hindi mukhang isang bulaklak. Sa halip, ito ay mukhang espirito ng lahi ng dragon. Talaga bang Dragon Blood Flower ito? Tuwang-tuwang naglabas si Ji Ying ng isang kahon na gawa sa kahoy na naglalabas ng halimuyak ng sandalwood at inilagay ang Dragon Blood Flower sa loob. Pagkatapos nitong lagyan ng selyo, nakahinga siya ng maluwag at sinabing, "Mabuti na lang at hindi mataas ang grade nito. Kung hindi, hindi ko ito mapipigilan." Ang Dragon Blood Flower ay maaari lamang gawin sa Dragon Island, at ang lahi ng dragon lamang ang makakasupal dito. Ang bulaklak ng espirito ay namumulaklak. Kailangan kong problemayan si Master Ji upang pinuhin ang tableta. Pinigilan ni Li Zhao ang pananabik sa kanyang puso. Magalang niyang sabi, "En, ipaubaya mo sa akin ang lahat. Kailangan kong hilingin kay Palace Master Li na maghanda ng isang tahimik na lugar para sa akin." Tumanggaw si Ji Ying at sinabi, "Sige sige," tuwang-tuwa si Li Zhao. Inisip niya noong una na ibabalik ni Ji Ying ang Dragon Blood Flower sa Medicine Pill Valley para pinuhin.
Ngunit nang marinig niya ang kahulugan ng kanyang mga salita, agad niyang aayusin ang tableta. Paanong hindi siya matutuwa? Pilit na ngumiti si Michi at sinabing, "Brother Lee, ayusin mo na. Sasamahan ko si Master G." Tumanggaw si Li Zhao at sinabing, "Sige, mangyaring maghintay sandali." Pagkasabi niya nun tumalikod na siya at umalis. Sa sandaling iyon, biglang naglabas si Ji Ying ng isang artifact ng komunikasyon mula sa kanyang manggas. Matapos maramdaman ito saglit, ang kanyang orihinal na masayang ekspresyon ay napalitan ng galit habang sumisigaw siya. Bastos, nagulat si Li Zhao at nagmamadaling tumalikod. Anong problema? Akala niya ay hindi niya sinasadyang nasaktan si Ji Ying. Nagtataka din na tanong ni Michi, "Master G, anong nangyari?" Sinabi ni Ji Ying na may pagtatampo na mukha. Si Li Zuan ay binugbog. "Li Zuan." Kungol ni na Michi at Li Zhao, ngunit mabilis na nag-react. Hindi ba't disipulo ito ni Master G? Ang batang iyon ay hindi pa masyadong matanda, ngunit ito man ay sa mga tuntunin ng paglilinang o alchemy, siya ay napakatalino at lubos na pinahahalagahan ni Ji Ying. Ilang araw na ang nakararaan, sinundan niya si Ji Ying sa Fire Dragon Palace, ngunit ipinadala upang mangolekta ng mga spirit herbs. Ice Heart Valley, o High Heaven Palace, malakas na tumibok ang puso ni Michi dahil hindi niya maiwasang magtanong ng tuwang-tuwa. Kung matalo ng mga tao mula sa High Heaven Palace si Li Zuan, magkakaroon ng magandang palabas na panoorin. Siya at si Li Zhao ay nag-aalala tungkol sa isang paraan upang masugpo ang pagmamataas ng High Heaven Palace, ngunit bago sila makaisip ng paraan, ang kabilang partido ba ang magkukusa na ihatid ang kanilang sarili sa kanila? Ito ay High Heaven Palace. Puno ng galit ang mukha ni Ji Ying. Binalo nila ang aking disipulo at ninakaw pa ang source crystals na binibili ko ng mga spirit herbs para sa kanya. Ang High Heaven Palace na ito ay walang batas. Ano? Nagulat si Michi. Hindi lang siya binugbog, ninakaw pa nila ang source crystals. Ito. Hindi niya napigil ang tumawa ng malakas, na iniisip sa sarili. High Heaven Palace, nililigawan mo ang sarili mong pagkasira. Paano mo basta-basta nahihipo ang mga tao sa Medicine Pill Valley? Ito ay masyado lang mapangahas. Ang High Heaven Palace ay talagang nangangahas na huwag ilagay ang Medicine Pill Valley sa kanilang mga mata. Ako, si Li Zhao, ay hindi mabubuhay sa ilalim ng parehong kalangitan tulad nila. Napagtanto din ni Li Zhao na may dumating na pagkakataon at nagpahayag. Palace Master Li, natatakot ako na ang usapin ng alchemy ay kailangang maantala. Ang bagay na ito ay may kinalaman sa mukha ng aking Medicine Pill Valley. Kailangan kong personal na pumunta at tingnan kung ano ang gusto ng High Heaven Palace. Galit na sabi ni Ji Ying. Bagamat nauna siyang nangako kay Li Zhao, ang bagay na ito ay napakahalaga at natural na hindi maantala. Kung hindi, kung kumalat ang bagay na ito, masisira nito ang mukha ng Medicine Pill Valley at ng Great Emperors of Wonders Pill Valley. Ito ay isang bagay na hindi matutulungan. Ang puso ni Li Zhao ay napuno ng puot. Kukuha na sana siya ng Dragon Blood Pill, ngunit hindi niya inaasahan na may mangyayaring mali sa kalagitnaan. Wala na siyang magandang impresyon sa High Heaven Palace, kaya sa mga sandaling ito, lalo niyang kinaiinisan ang mga ito. Pero Grandmaster G, mas mabuti kung hindi ka pupunta mag-isa. Nakasimangot si Michi, ngumuso si Ji Ying. Ano? Hindi kaya kahit personal akong pumunta, maglalakas loob silang kumilos. Seryosong sabi ni Michi. Kung sila ay talagang isang cultivator mula sa aking hilagang teritoryo, hindi sila maglalakas loob na kumilos ng may pag-aalinlangan kay Grandmaster G, ngunit narinig ko na ang master ng palasyo ng High Heaven Palace ay hindi mula sa hilagang teritoryo at tila mula sa katimugang teritoryo. Bukod dito, siya ay mayabang, mapagmataas, at malupit, kung hindi, hindi niya mapapawi ang buong sekang passion sect. Mas mabuting mag-ingat sa ganyang taong uhaw sa dugo. Ang pagkakakilanlan ni Grandmaster G ay marangal, kaya hindi ka madaling makipagsapalaran. Tama si Kuya Michi. Tumanggo rin si Li Zhao. Nabalitaan ko na hindi lamang ang batang iyon na nagnangalang Yang Kai ay mayabang at dominante, kundi nakikipagsabuatan din siya sa lahing halimaw. Dapat tayong mag-ingat laban sa bagay na ito, sinabi ni Ji Ying. Kahit na pugad ng dragon o yungib ng tigre, kailangan ko pa rin pumunta. Ang aking alagad ay binugbog at ang aking source crystals ay ninakaw. Kung wala akong sasabihin, paano ako makakabalik sa Medicine Pill Valley at makikita ang Hanord Master? Siyempre kailangan mong pumunta, commandat si Michi kay Li Zhao. Pero hindi kayang pumunta ng mag-isa si Grandmaster G. Talaga, tumanggaw si Li Zhao. Paano ito? Wala na kaming magandang gagawin ni Brother Michi, kaya sasama kami kay Grandmaster G at tulungan si Grandmaster na humawak sa linya. Tingnan natin kung magre-rebelde ang High Heaven Palace. Napakaganda ng mungkahi ni Brother Li, sumasang-ayon ako.
Kung talagang maglakas loob ang High Heaven Palace na Bastiusen si Grandmaster, paprotektahan ka namin ni Brother Lee kahit na ang buhay ay kapalit nito. Kung ganoon, guguluhin ko kayong dalawa. Hindi tumanggi si Ji Ying, higit sa lahat dahil natarante siya sa mga salita ng dalawang ito at talagang natatakot na hindi siya pagbigyan ng High Heaven Palace at saktan siya. Walang oras para mawala, aalis na tayo. High Heaven Palace, sa tuktok ng bundok, si Yang Kai ay nakahiga sa lupa habang nakakrus ang mga paa habang tamad siyang nakababad sa araw. Ang araw ay sumisikat ng maliwanag at ang kalangitan ay maaliwala sa libu-libong milya. Sa ilalim ng maliwanag na araw, may kasamang kagandahan. Kinagat ni Zhu Qing ang kanyang mga ngipin habang nagbubuhos ng alak para sa kanya, inilagay ito sa kanyang harapan, at sinabing, "Uminom ka." Upang manatili sa tabi niya sa lahat ng oras at hindi siya muling matitinag, si Zhu Qing ay masasabing nagtitiis ng kahihiyan. Tiniis niya ang iba't ibang pamumuna at utos ni Yang Kai, at ngayon ay pinaglilingkuran niya ito bilang isang katulong. Natapakan sa gulo ang kanyang mayabang na pagpapahalaga sa sarili. Hindi kailanman naramdaman ni Zhu Qing na may higit na puot sa mundong ito kaysa sa nasa harapan niya. Ibinuka ni Yang Kai ang kanyang bibig, ngunit hindi siya kumikibo. Tinitigan siya ni Zhu Qing nang may galit. Inilagay ang tasa ng alak sa itaas ng kanyang bibig, at ibinuhos ang alak. Nilunok niya ito ng lagok. Muling ibinuka ni Yang Kai ang kanyang bibig, bahagyang pinaikit ang kanyang mga mata, at nasisiyahan sa kanyang mukha. Ang dibdib ni Zhu Qing ay nagliliyab sa apoy. Gusto niyang sunugin hanggang mamatay ang taong ito sa pamamagitan ng kanyang hininga ng dragon, ngunit inabot pa rin niya at pumulot ng parang ubas na berry, at itinapon ito sa bibig ni Yang Kai. Pagkatapos lumunok ng ilang subo, si Yang Kai ay sumandaw sa gilid, ay nalalayan ang kanyang ulo gamit ang kanyang kamay, at tumingin kay Zhu Qing, at sinabing, "Qing Er, ano ang iyong Dragon Island?" Walang pakialam na sinabi ni Zhu Qing. "Kung gusto mong malaman, sumama ka lang sa akin. Pinag-uusapan mo na naman ito." Sumimangot si Yang Kai, "Pwede pa ba tayong maging magkaibigan?" "Ikaw ang nagtanong." Isang bakas ng gulat ang sumilay sa mukha ni Zhu Qing. Hindi naging madali para sa kanya na maging kaibigan ni Yang Kai. Kung siya ay pinutol dahil dito, pagkatapos ito ay tapos na. Tumawa si Yang Kai, tumingin sa kanya ng may interes, at sinabing, "Wala ka bang ibang kaibigan?" Umiling si Zhu Qing, "Bakit kailangan ng lahi ng dragon ng mga kaibigan? Anong biro?" Seryosong sinabi ni Yang Kai, "Hayaan mong sabihin ko sa iyo, may ilang uri ng kaibigan. Bagamat magkaibigan na tayo ngayon, tayo lang ang pinakakaraniwang uri. May iba pa ba?" Sumimangot si Zhu Qing, at nagtatakang nagtanong. "Siyempre," seryosong tumango si Yang Kai. "Higit sa mga ordinaryong kaibigan ay malalapit na kaibigan, at higit pa doon ay mag-boyfriend at girlfriend. Kung mag-boyfriend at girlfriend tayo, hindi naman pare-pareho ang relasyon natin. Kung gusto mong pumunta ako sa Dragon Island, maaari ko itong isaalang-alang." Lumiwanag ang mga mata ni Zhu Qing, at sinabing, "Kung ganoon, mag-boyfriend at girlfriend tayo. Gusto mo talaga?" Tumingin si Yang Kai sa kanya na may seryosong ekspresyon. "Siyempre, mag-boyfriend at girlfriend tayo." Tumanggaw si Zhu Qing nang may pagsang-ayon.